mag-isa sa bahay ang estudyante sa high school na si Casey Becker nang makatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa hindi kilalang tao, kung saan pinag-uusapan nila ang mga horror film. Naging sadista ang tumatawag. Tumanggi na iwan si Casey at pinagbantaan ang kanyang buhay. Ibinunyag niya na ang kanyang kasintahang si Steve Orth ay nakagapos at nakabusangot sa labas sa kanyang pasyo at hinihiling na sagutin niya ang mga tanong tungkol sa mga horror film kung gusto niya. Mabuhay siya. Matapos masagot ni Casey ang isang tanong tungkol sa Friday the 13th nang hindi tama, pinatay si Steve sa harap niya. Tinangka ni Casey na makatakas. Ngunit na-corner siya ng isang taong nakasuot ng itim na roba at maskara ng multo. Napumatay sa kanya bago umuwi ang kanyang mga magulang upang matagpuan ang kanyang nakalabas na bangkay na nakasabit sa isang puno. Bumaba ang media sa bayan pagkatapos ng mga pagpatay at nagsimula ang imbestigasyon ng pulisya. Habang nagpupumilit si Sidney Prescott sa unang anibersaryo ng panggagahasa at pagpatay sa kanyang ina na si Maureen, dumating ang isang reporter ng balita, si Gail Weathers. Nalabis na hinamak ni Sidney. Responsable si Gail sa pagpapakalat ng mga chismis at mga teorya ng pagsasabuatan tungkol sa pagkamatay ni Maureen, na nagpapahiwatig na ang nakakulong na Cotton Weary. Nanilitis at nahatulan ng panggagahasa at pagpatay kay Maureen, ay walang pananagutan sa kanyang pag-atake at pagpatay. Habang naghihintay sa bahay para sa kanyang matalik na kaibigan na si Tatum Riley na dumating, si Sidney ay nakatanggap ng isang mapanuksong tawag sa telepono at inatake ng pumatay. Dumating kaagad pagkatapos ang boyfriend ni Sidney na si Billy Loomis. Nang ibinaba niya ang kanyang cellphone, pinaghihinalaan siya ni Sidney na tumawag at tumakas. Si Billy ay inaresto at tinanong. Ngunit nang maglaon, sa bahay ni Tatum, nakatanggap si Sidney ng isa pang nakakatakot na tawag. Kinabukasan, pinalaya si Billy at napalitan ang hinala sa ama ni Sidney na si Neil Prescott. Dahil sa mga nakakatakot na tawag sa telepono na natunton sa kanyang telepono. Pagkatapos masuspinde ang paaralan dahil sa mga pagpatay. Tinambangan ng killer si Principal Arthur Himbray at sinaksak siya hanggang mamatay. Ang kasintahan ni Tatum at ang matalik na kaibigan ni Billy, si Stu Mocker, ay nagpa-party para ipagdiwang ang pagsasara ng paaralan. Dumalo si Gail nang hindi inanyaya, dahil inaasahan niyang muling mag-atake ang mamamatay tao. Ang nakatatandang kapatid ni Tatum, ang deputy sheriff na si Duo Riley, ay tumitingin din sa mamamatay tao sa party. Lumabas si Tatum sa garahe at na-corner ng mamamatay tao. Nadinudurog ang kanyang leeg ng pinto ng garahe nang sinubukan niyang tumakas sa pintuan ng alagang hayop. Maraming dumalo sa party ang naaakit pagkatapos mabalitaan ang pagkamatay ni Himbray. Nanaiwan lamang sina Sidney, Billy, ang kanilang kaibigan na si Randy Mix, Stu, at ang cameraman ni Gail na si Kenny. Pagkatapos ng pagtatalik, sina Sidney at Billy ay hinarap ng killer at si Billy ay tila pinatay. Tumakas si Sidney mula sa bahay at humingi ng tulong kay Kenny, ngunit pinutol ng pumatay ang kanyang lalamunan. Naikinamatay niya, nabangga ni Gail ang kanyang van habang tumetakas at si Duwa ay sinaksak sa likod habang nag-iimbestiga sa bahay. Kasama si Sidney na kinuha ang kanyang baril para sa proteksyon. Nagpakita si Randy at Stu at pinagbibintangan ang isa't isa bilang ang pumatay. Ngunit umatras si Sidney pabalik sa bahay kung saan nakita niyang sugatan si Billy. Pagkatapos nilang ipasok si Randy sa loob, binigay ni Sidney kay Billy ang baril, na binaril naman at nasugatan si Randy, na nagpakilalang siya ang pumatay, na peke ang kanyang pag-atake.
Inihayag nito ang kanyang sarili bilang pangalawang pumatay sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isang voice changer. Kinukor ni Billy at Stu si Sydney sa kusina at pinag-usapan ang kanilang planong patayin siya at ipin ang pagpatay sa kanyang ama, na kanilang na-hostage. Ibinunyag din nila na pinatay nila ang kanyang ina at kinulit si Cotton para dito, dahil nakikipag-ugnayan siya sa ama ni Billy, na nagpal-ayas sa kanyang ina. Pumagit na si Gail. Pinahintulutan si Sydney na makatakas at iharap ang mga mamamatay tao. Tinutuya sila sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono at isinuot ang costume ng mamamatay tao. Bago pinaalis si Billy at pinatay si Sto sa pamamagitan ng pagbagsak ng isang telebisyon sa kanyang ulo. Isang galit na si Billy ang gumising at inatake si Sydney. Ngunit binaril at nasugatan siya ni Gail. Si Randy ay nahayag na nasugatan ngunit buhay, at sinabi na ang pumatay ay palaging muling lumalabas para sa isang huling takot. Habang bumangon si Billy, binaril ni Sydney si Billy sa ulo, na ikinamatay niya. Pagdating ng mga pulis, si Dua, na lubhang nasugatan, ay dinala na...